unang report na ginawa ninyo, yun, ito na. Ayaw ninyo magka-problema kaya gusto nyo mag-stick dito at the expense of the truth. Ayaw nyo palabasin. Kaya nga, inaamin na nga ni Pidig Director, former Pidig Director, General Domingo, na nagsimula ng isang maling report, ngayon, lahat na mali-mali na ang kasunod. Dahil itong apilabit niyo, these are drawing. Drawing na apilabit ito dahil resulta ito sa pagsusumikap na hindi kayo masira dahil nga may previous kayong attempt na i-cover up yung pagkahuli ni Mayo. Diyan ngayon nagkalitsi-litsi ang operasyon ninyo. As I have said, you cannot correct a mistake by making another mistake. Naawa ako sa inyo. Kaka-start pala ng police career nyo, nasisira na kaagad kayo. So kung may bayag kayo, dapat ilabas niyo yung katotohanan. Challenge ko kayo. Ilabas niyo yung katotohanan, huwag kayo cover ng cover. Wala rin kayo pupuntahan. After this, ikukuntim ko rin kayo kung hindi kayo magsasabi ng totoo. So, can I, with the permission of my colleagues, Mr. Chair. Yeah. Sige. Yes, go ahead. Bigyan natin ng huling pagkakataon to mga apat na pulis na ito. Bayeta? Bayeta ba pangalan mo? Kasi sabi ni kanina sabi nga ni Captain Susongko na kasama kayo sa paghuli kay Mayo nung October 8. Ngayon tinanong kita kanina, kung nasaan kayo nung October 8? Andiyan, nagpapahinga ba kayo sa bahay? Nasa headquarters ba kayo? Bigyan pa kita sa pagkakataon para sumagot. Nasaan ka? O, hindi mo sila tinatawagan? Hapon na, Your Honor. Sino tinawagan mo in particular dito sa lima? Sa Viber group yon, sir. Did you receive any chat sa Viber group na yun? Meron kayong group chat kayong anim? Yes, sir. Meron ba? Gular? Yes po, Your Honor. Meron po. Nag-chat si Susongko sa inyo? Hapon na po, Your Honor. Tumawag po. Nag-chat nga. Yes or no? Yes po, Your Honor. Ano sinabi sa message? Ano sinabi niya? Honor, I invoke my rights to remain silent po, Your Honor. Putang ina mo. Akan na telepono mo? Baka naka-store pa yun dyan. What message in particular did you text them, Susongko? Sir, yung information regarding dun sa possible bypass, Your Honor. Can you recall? No, Your Honor. Only information, sir. Okay, kayong lima. Nakatanggap ba kayo ng message galing kay Susongko? Sigot. Kalaw. Sinabi ni Susongko meron kayong group chat. Nakatanggap ka ba ng message? Kalaw. Sigot. Your Honor, I invoke my rights, Your Honor. Tangan to, suntukin ko na kaya to. Ikaw. Your Honor, I invoke my right to remain silent. Ikaw. Sige. Your Honor, I invoke my right to remain silent. Carolino. Honor, I invoke my right to remain silent. Alright, Mr. Chair. I move that we cite these five gentlemen in contempt. Immediately. There is a motion to cite in contempt Patrolman Kalaw, Patrolman Bugarin, PMSG Bayeta, Patrolman Carolino, and Patrolman Gular. Lima. To cite in contempt, is there any objection? None, Your Honor. Hearing none, the motion is approved. You are cited in contempt. Until you tell us the truth before this committee,
I assure you, hindi kayo makakalabas. We only have 1 week left. After this week, isang linggo na lang kami magsesisyon. And I will advise the chair, being a veteran lawmaker here, not to conduct any hearing unless you tell the truth. Mabubulo kayo, magre-recess na kami. To sum this up, kasi ilang araw na naman ito didinggin at ilang oras, pagkahaba-haba, pag-uusapan na naman nila, deny dito, deny dito. I invoke my right to remain silent, turuan, turuan. Yan yung mangyayari dyan. Ako na lang magsasummarize. Sa makatuwid, alam naman natin kung sino talaga dito ang gumagawa ng kanilang trabaho. Ang problema, kung sino pa ang gumagawa ng kanilang trabaho, sila pa yung tinatanggal. At yung mga leader o yung mga ibang general o ibang mga CIDG chief, for example, na merong mga taong kabalbalan, kasama na rin siya o sila doon, sila yung ibinabalik sa pwesto. Diba? Malinaw naman ang nangyayari. So, at the end of the day, wala na namang mangyayari dito. Kagaya doon sa nangyari dyan sa Sabungan, ay yung nawawalang sa Bungeros, wala din. Wala din mangyayari. Panay, hearing dito, hearing doon. Tapos wala din. Sayang yung kuryente, aircon, mga pagkain, gastos na naman ng taong bayan, tax. Wala din mangyayari. Sa totoo lang, laging taong bayan na naman ang kawawa dito. Sana naman, kayo na nasa pwesto, sana umpisan na ninyong alamin kung sino talaga yung mga tao na gumagawa ng kanilang trabaho at sila dapat ang inyong binibigyan ng parangal, pinopromote, at wag naman yung mga taong tambaluslos yung inyong ibinabalik at inyong pinupuri pa. Nako.